Ang Italy ay isang bansa matatagpuan sa kanlurang Europe. Ito ay isang peninsula na nakausli sa Mediterranean Sea. Katulad ng Greece, ang Italy ay binubuo ng maraming kabundukan at ilang mga kapatagan. Isang mahalagang kapatagan ang Latium. Ang Ilog Tiber ay dumadaloy sa kapatagang ito. May ilang bakas ng sinaunang kabiasnan sa kapatagan ng Latium at sinasabing dito umusbong ang dakilang lungsod ng Rome. Masasabi ring isang estratehiko ang lokasyon ng Rome dahil sa Ilog Tiber na nag-uugnay dito sa Mediterranean Sea. Ang lokasyong ito ay nagbigay daan sa pakikipagkalakalan ng Rome sa mga bansang nakapalibot sa Mediterranean Sea. Ang saganang kapatagan at maunlad na agrikultura ay kayang suportahan ang pagkakaroon ng malaking populasyon. Ang Rome ay itinatag sa kalagitnaan ng ika-8 siglo BCE ng mga unang Roman na nagsasalita ng Latin. Isang sangay ng wikang nabibilang sa Indo-Europeo. Sila ay lumipat sa gitnang Italy at nagtayo ng sakahang pamayanan sa Latium Plain. Ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay itinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang, nilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang amain sa takot na angkini ng kambal ang kanyang trono. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pampang ng Tiber River noong 753 BCE. Ang mga Romano ay tinalo ng mga Etruscan, ang kalapit na tribo sa hilaga ng Rome. Sila ay magagaling sa sini, musika at sayaw. Lalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. Tinuruan nila ang mga Romano sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, mga aqueduct, mga barko, paggamit ng tanso, paggawa ng mga sandata sa pakikipagdigma, pagtatanim ng ubas at paggawa ng alak. Sang-ayon sa tradisyon, pinaalis ng mga Roman ang punong Etruscan at nagtayo ng republika, isang pamahalaang walang hari. Noong 509 BCE, namuno si Lucius Junius Brutus at nagtagumpay sa pagtataboy sa mga Etruscan. Pagkatapos maitaboy ang huling haring Etruscan na si Tarquinius Superbus, tinatag ni Lucius Junius Brutus ang isang republika. Tumagal ito mula 509 hanggang 31 BCE. Ang mga Roman ay kinilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang kahalagahan ng 12 tables ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri ng lipunan. Ito ay batas para sa lahat, patrician o plebeian man. Ito ang ginamit upang alamin ang mga krimen at tantyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Ang panitika ng Rome ay nagsimula noong kalagitnaan ng 3 siglo BCE. Subalit ang mga ito ay saling lamang ng mga tula at dula ng Greece. Ang halimbawa ay si Livius Andronicus na nagsali ng Odyssey sa Latin. Si Marcus Palutus at Terence ay ang mga unang manunulat ng comedy.
Ang mga Roman ang tumuklas ng semento. Marunong na rin silang gumamit ng stucco, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Umaangkat sila ng marmol mula sa Greece. Ang arc na natutuhan ng mga Roman mula sa mga Etruscan ay ginagamit sa mga templo, aqueduct at iba pang mga gusali. Ang gusali na ipinakilala ng mga Roman ay ang basilika, isang bulwaga na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng assembly. Ang forum naman ay ang sentro ng lungsod. Mayroon rin sila mga pampublikong palikuran at pamilihan. At ang Colosseum ay isang amphitheater para sa labanan ng mga gladiator. Magkaiba ang tawag at itsura ng kasuotan ng babae at lalaking Roman. Dalawa ang kasuotan ng mga lalaking Roman. Ang tunic ay kasuotan pambahay na hanggang tuhod. Ang toga ay isinusuot sa ibabaw ng tunic kung sila ay lumalabas ng bahay. Ang mga babae namang Roman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay kasuotan pambahay na hanggang talampakan. Ang palya naman ay inilalagay sa ibabaw ng stola.